Bueno! Ang lulutuin natin ngayong araw ay perfect na perfect para sa inyong hapagkainan dahil ito ay napaka-healthy at ito ay meal in one na at pwede nyo ito i-prepare as breakfast, lunch o di kaya dinner. O di ba, saan pa kayo? So ito ay tatawagin nating haros! Naging kapampangan, arroz a la cubana. Ayun. So ito ang ating mga ingredients para sa recipe natin ngayon. Giniling na baboy, kamatis, bawang, sibuyas, kaunting tubig, honey, mantika, carrots, green peas, raisins, hiling-galing black rice natin, saging na saba na pinakuluan, at hiniwa, parsley, itlog, seaweed salt, at pepper. So, painitin na natin ang ating kalan. Okay, so vegetable oil. Tapos, magigisa na tayo ng ating pampabango ng ating arroz hala gubana. Okay, so unahin natin sibuyas. Mainit na ba? Ayan, pwede na. Ayan, so pag medyo pumutla na ang kulay, isusunod na natin ang bawang. Ang bawang naman, gigisahin natin mga kapatid hanggang siya ay bumango o lumabas yung aroma, yung halimuyak ng bawang. Okay, so yung kamatis natin, tinanggal natin yung buto. Okay, so yung buto, kasi yun yung nagpo-produce ng acid sa katawan natin. Ngayon, ang inspirasyon ko sa recipe natin, eh obvious naman, no, katunog niya, arroz a la cubana. Ito yung may kanin, may itlog, tapos may piniritong saging. Pero ito po, healthy version yung gagawin natin. Tsaka hindi tayo gagamit ng tomato sauce. As you can see, na nakikita po ninyo, fresh tomatoes ang gamit natin, no? Niluluto lang natin kamatis hanggang siya ay mag-wilt. Okay, so pagkatapos niyan, lalagyan na natin ngayon yung giniling. Dapat gumigiling-giling ka din pag ano, ganyan. Habang nilalagay mo. So, giniling na baboy. Okay, so since hindi tayo gumamit ng tomato sauce, para rin magdagdag sa pinakasabaw niya, lagay tayo ng kaunting tubig, kaunti lang. Timplahan na rin natin, no, ng alat at gagamit tayo ng seaweed salt para doon. Dahil ang seaweed salt, maganda pong pagkaalat, very natural po. As compared to your normal table salt, iodized salt o di kaya yung rock salt, mas mainam po ang seaweed salt kasi mas suabe ang pagkaalat niya. Iniram ko doon sa kapitbahay natin to, ito yung kanyang carrots. carrots. Pag gagamit kayo ng green peas, huwag yung nasa lata. So, dapat gusto natin yung vibrant green. So, ito po ay frozen fresh. Okay yun. Frozen fresh naman siya. Ito naman yung golden raisins o yung tinatawag na sunny raisins. O, di ba? So, lalagyan na rin natin yan. Since dried yan, okay, pag na-absorb na yung flavor ng karne, parang dagang tamis din po yan, mga kapatid. Next, hiwain na natin ang ating parsley. Some parsley. Okay, patayin na natin init. Hayaan mo yung init na yung karne ng ating dish yung bumuhay sa parsley. In return, yung parsley naman bubuhayin niya yung lasa ng ating karne, 'di ba? Give and take lang 'yan. Pepper lagyan natin. Pag nagsi-season, the higher the better. I always say that. Yan. So next natin, gagawin na natin yung egg. Okay, so tayo, pag kumakain tayo ng arroz a la cubana, sanay tayo na fried egg yung kasama niya. Pero tayo po scrambled yung gagawin natin. Okay, so yun na rin yung magsisilbing parang pinaka-sauce niya. Init na. So habang di pa mainit, lagay niya na. Tapos, titilt mo lang na ganyan. Layo-layo mong ganyan. Ayaw natin kasi pag scrambled egg tayo, sanay tayo mga Pinoy, umaming kayo dyan ha. Yung buo-buo na yung egg, okay, hindi po ganun ang proper na scrambled egg. Dapat po medyo runny siya. Season na lang natin ng seaweed salt and some pepper. O, ganun lang kadali. Ganyan lang siya, oh. Runny po, na ganyan. Magpiplating na po tayo. Kung ano yung lalabas sa ibabaw, yun ang unahin. Para pag tinaob natin. Okay, so ipa-flatten mo lang yan. Sunod natin yung saging. Okay, tapos, yun yung next layer natin. Okay, so next layer na yan. So may itlog na, may saging. Lagay tayo ng karne natin. Okay, meal in one na po siya kasi may carbs, may protein. And then yung last layer po natin ay yung pinaka-kanin natin. Black rice. Naluto na po ito. Paraan po ng pagluluto ng ating black rice, bago nyo siya isaing sa rice cooker, o kung paano nyo man sinasaing ang inyong bigas, dapat sinusook nyo po muna ito ng 30 minutes. Para pag nasaing nyo na siya, hindi siya yung parang matigas. Ngayon, ang hierarchy po ng pagka-healthy ng bigas, eh ang pinaka-healthy po natin, nangunguna po ito, ang black rice. So, pinaka-healthy ang black rice, sumunod ang red rice, purple rice, and then brown rice, and then yung white rice natin. Actually, sa sobrang healthy nito, ang tawag sa black rice, alam nyo, forbidden rice. Okay, so ito yung last layer natin. So, alauna!
Alas dos! Alas tres! Ayan. Okay. So, kuha lang tayo ng green peas sa ating palibot lang natin around. Tapos, lagay lang tayo ng parsley sa ibabaw. And just like that, mga kapatid, ready na para matikman ng ating arroz hala gubana. Ayan. Como estas, doktora? Abo, Kastila, Kastila. Ang chef? Wow! Oh, arroz hala gubana. For inspired na senyora. Halagobana? Halagobana. HG talaga? Yes. Okay. Try na natin. Ay, naninilaw. Yes. Tsaka ano to, Doc, ito yung para sa mata talaga eh, no? Healthier version to ng arroz ala cubana. Kasi ginamit nating kanin, hindi puting kanin. Aba. Hindi natin fin-dried rice yung kanin. Black rice po yan. Tapos ano, yung saging hindi natin pinrito, pinakuluan lang, tinanggal natin yung buto. Dito ko natutunan yun eh. Tapos yung sarap karne na ginamit, giniling, lean. Walang taba. Walang taba. Mm-hmm. Inuna ko yung egg, malinamnam. Malinamnam. Okay, may seaweed salt kasi yan. Mmm. Tsaka pepper. Ayun. Yung mga gulay niya, may carrots, may pasas. Okay. May raisins. Mm. Kaya matamis-tamis. Matamis-tamis. Mmm. Nagugustuhan ng bata. Tsaka meal in one na siya, Dok. Magkano yung per serving natin? Eh, kung kakain ka sa karinderya, baka nga abutin ka pa ng 50 pesos. Ito mas moral. Mm. 40 mura pesos, Dok. Mm. 40 pesos per serving, naka-black rice ka pa, ha? Saan ka pa? Mura. Mura talaga. Mura. Tapos, huwag niyo rin kalimutan na i-follow kami sa Instagram, Wellness Chef HG, tapos sa aming Facebook page, Healing Galing Official, at aming website po. Ipuntahan po ninyo yan para po sa iba't ibang mga listahan ng mga produkto ng Healing Galing, www.healinggaling.ph. Ayan. Okay, ayan nga pala. Ito po si Susie Mail. Yes. Ito yung bago namin friend ni Doc, si Susie. Susie Mail. Kasi po, nagtatampo ang ilan sa mga viewers natin dito sa Healing Galing sa TV na puro Facebook, puro email ang sinasagot daw natin mga healing katanungan. Ito po, meron ng lugar mail para sa mga snail mail, no? Yes. Mula kay Jocelyn Salalon. Ano ang sakit ni Jocelyn? Dear Dr. E, happy healing morning po. Dr. E, nais ko pong humingi ng tulong sa inyo tungkol sa aking karamdaman. Ako po ay matagal nyo ng taga-subaybay sa inyong programa. Kaya po ako ay nagpasya na sumulat sa inyo para mabigyan ng pansin ang aking nararamdaman. Ano po kaya ang pwede kong gawin sa dede ko? Lahat ng test ginawa ko na, nagpa-mammogram yun, no, Doc? Mm-mm. At breast ultrasound. Na marami na po akong nilapitan na spesyalista, na doktor, wala pa din masabi kung ano talagang sakit ko. Wala naman silang binibigay na gamot. May nakakapad din po kasi ako na bukol sa dede. Sabi po, magpa-ultrasound na lang daw ako taon-taon. Para malam... para ma-monitor. Ah, monitoring. Yun? Mm. Monitoring. Magastos na monitoring. Ah. Para makita kung mawala na din. Ang progress, kung lumalaki o hindi naman siya lumalaki, gano'n. Manguhula ka, Dok. Yun yung next line niya. Oh, para malaman kung lumalaki o hindi. Ang galing nito ka. Doctor, sana po ay matulungan niyo ako. Malaking tulong po ito para sa akin. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jocelyn Salalo. Dito sa Healing Galing, Jocelyn, sa ating natural na paraan ng paggagamutan, holistic kasi. So, pag ganyan ang kondisyon mo, may bukol, bawal muna sa diet mo, no? Ang lahat ng seeded, nuts and beans, lahat ng mabuto, okay? Gulay, prutas na mabuto, lalo na kung ang prutas ay mabuto na, maasim pa, avoid mo muna. Kasi sa ating paraan ng gamutan, ang mga pagkain na ito ay nakaka-contribute sa pag-usbong ng bukol, sa pagdami at paglaki ng mga bukol na yan, no? Idagdag pa yung mga iced beverages, so avoid mo rin. Also, yung mga sources ng uric acid, no? Kasama ang coffee beans dyan, ha? Kaya mag-rice coffee ka na lang muna kung ikaw ay coffee drinker. Black rice coffee. Ah, mas maganda, mas masustansya, no? At saka, yung mga ginataan, ayan, avoid mo muna kasama ang coconut juice, no?
at lahat ng mabulang inumin. Beer, soft drinks, avoid muna. Ang best na panlinis sa katawan, lalo na pag may sakit, ay tubig. At pag may bukol na po, mainit-init na tubig na. Actually, huwag ng iced. No, Doc, kasi minsan iniinom ng iba, parang pang-cleansing daw, bukol juice. Ang buko juice po, paminsan-minsan okay lang naman siya. Pero sa ating pong pag-aaral sa naturopathy, the healing galing way, ang coconut juice po, pati yung mismong coconut, ay mayaman sa uric acid. Kaya i-avoid po muna yan. Kaya nga po ginagawang vinegar yan eh. Kaya siya ginagawang suka kasi nagiging acidic siya. Tsaka lambanog. Yan. Sa amin sa Quezon, hindi naman marami ang may bukol kasi ang ginagawa namin, Chef, pagkapitas ng coconut, i-consume muna kaagad. Dahil the moment na matanggal mo yung coconut sa kanyang puno, magiging acidic na siya. Day by day, habang iniluluwas sa Maynila, habang inilalagay sa kariton at itinitinda, paasim na po ng paasim yan. Kaya bawal din. Pag sa katulad na kondisyon ni Jocelyn, no? Para hindi na po dumami pa ang bukol. At marami pa rin pong foods to avoid. Kasama na ang sinigang, paksiw, kinilaw, anything with vinegar. May listahan po tayo sa mga outlets ng Healing Galing na mga foods to avoid para po maiwasan na ang pagdami at paglaki ng bukol, no? At may listahan din po tayo ng mga pagkain na maaaring magdulot ng onset ng cancer sa anumang bukol. Kaya basahin niyo po yung mga listahan na yon at ang very ideal na pagkain ng mga pasyenteng katulad mo, Jocelyn, ay ang hydrating alkaline diet. You can never go wrong with hydrating alkaline diet. At 50% yan sa iyong paggaling. Another 50% lang, kung gusto mo nang matunaw ang bukol mo, the Healing Galing way, ay ang regular na gentle massage ng Healing Galing oil. I-warm compress mo kung alam mo kung nasaan yung bukol, kung saan mo nakakapa, no? Applyan mo ng warm compress, tapos i-massage mo gently pabilog ng Healing Galing oil doon sa may bukol and then around the breast, pabilog ng pabilog, ang gentle massage. Ang ginagawa ng Healing Galing oil ay ini-improve ang circulation sa affected area. At pag in-improve ang circulation, dadami ang production ng oxygen at matutulungang matunaw ang bukol. Na lalambo, tapos later on, matutunaw. Ia-assist naman sa loob ng Healing Galing Calcutab. Ah. No?